Pansin niyo, kumukulog. Ha? Senyor Aguila, baka pati yung langit sinasabi, magsabi na po kayo ng totoo sa komiteng ito. Kanina, Mr. Chair, mayroong mga himala ng ibon, ng ulan. Kumukulog. Eh, ngayon po, kumukulog. Naaras ka pihan ng santo ninyo. Ah, sige. Hindi ka santo ninyo. Please enlighten us. Bakit yung mga bata na yun magsinungaling? Minor di edad yan, mas matanda ka. Kulong ka muna sa baba dahil cited in contempt ka eh. Opo, opo, Your Honor. Natanggapin ko po yan kasi yan. Ingat kayo sa baba. Aircon dyan, walang problema. Masakit po isipin na parang hinusgahan na po ako ng lahat. Kasi yung pagka-presidente ko ng Socorro Bayanihan Services Incorporated ay hindi ko po kagustuhan. Yung kung hindi lang yung aming presidente na si Rosalina Taro, hindi ako tatanggap ito. Kaya nga, pakinggan niyo po ako kasi hindi ko po magagawa yan. Bata pa po ako. Hindi nga po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kawawa ka naman. Anong nangyari dito sa'yo? Ginagamit ka lang na figurehead dyan. Tapos nagasalo ka sa lahat ng problema. Wala ka palang... Bakit po, Sir, Your Honor, na... Tanungin mo na kita, bakit ikaw ang napili? Sige nga. Dahil po ni Rosalina Taro. Bakit ka nga napili ni Rosalina Taro na you are totally out of the picture? Lumabas ka lang nung sinabi na mayroon kang powers. Bakit ka ikaw napili ni the late Taro, yung lola ni Atty.? Yun nga yung hindi ko alam bakit ako yung... Tanungin mo, hindi mo alam. Imposible, hindi mo alam. Gaganoon ka lang, tutunga nga ka lang, bakit ako? Siguro nagtanong ka. At siguro may alam ka bakit ikaw pinili. Sige nga, you share to this committee. Open tayo dito. We will hear you. Naintindihan namin yung guwan mo, yung handicap mo. Naintindihan namin. Sige, mag-share ka sa amin. Bakit ka ikaw ang pinili? Yung kapag sasabi lang po si Atty. Ranay, yung apo niya. Yung apo niya. Kaya nga, bakit ka nga ikaw napili? Yun nga, yung... Saan ka bata-bata mo? Saan magkinig ka? Bata ka, wala kang alam, inosente ka. Whereas, nandyan yung mga... Kung sa atin pa sa... Kuan, maalam. Mga matatanda na maraming alam. Doctor of Education. Bakit ginawang Vice President lang? Ikaw, wala pinag-aralan, ginawang Presidente. Kaya tinatanong, binabalik ko sa iyong question, bakit ikaw ang pinili nung namayapang dating presidente? Pwede ko magbisaya. Sige, sige, magbisaya ka. Sige. Muna yung pangutara nga. Okay, ba ako sa unsay kuan ni Rosalina nga nung pili ko nga ako, usaraman ko kabata, 22 years old mo, 23 pa man ko. Okay, sige. Bata ka, 23 years old, pinili ka. Ganito na lang. I will provide you with the answer. Di ba pinili ka dahil of your extra powers? Dahil ka makakakumand ka ng following sa mga tao dahil naniwala ang mga tao ng kapihan na masave mo sila sa lahat ng katalagman. Lahat na masama pangyayari sa mundo dahil you are the reincarnation of Christ. Kung totoo po yan, Your Honor, may IPM registration kami. Ano? May IPM registration kami. Nagsulti-sulti na unta ko sa IPM registration nga ako, Mesiya, ako, Jesus. Ang tahod ng mga tao, ang respeto, gumikan sa pag ni Rosalina, ang pagtahod nila, gumikan sa pagtahod nila Rosalina, ni dahil sa pag ang taon yan, dahil sa pag dahil sa respeto nila kay Rosalina, yung mga tao, ikaw ang binoto, ikaw ang pinili dahil ikaw ang gusto ni Rosalina. Yun lang, yun yung nahong na yung naibawaan, Your Honor, nga si Rosalina nagpuan ngani maglisod pa kong dawat ani nga katungdanan, Your Honor, kay usap ako kabataan noon, tinatawag ka nga nila na Haring Aguila. Tanungin kita, bakit ka tinatawag na Haring Aguila? Dili, huya na, huya ako tawag ka nga Haring Aguila. Huya ako tawag ka na, Your Honor.
Oh, waya. Imposible mo yan. Tawag nila, Your Honor, is Senior Aguila. Ah, Senior Aguila, sige. O, bakit ka tinawag na Senior Aguila? Kasi yung Senior Aguila is screen name na is as a music composer, nag-compose ako ng kanta. Composer ka, Senior Aguila ang tawag sa'yo. So walang relasyon yan sa paniniwala ng mga tao ng Kapihan na ikaw ay tawag ito, second coming of Santo Niño, or ikaw ay makakagamot ng may sakit. Hindi, wala po kinalapan yan po. Ha? Yung talento ko, binigay po yan ng Panginoon. Anong talento na yan? Yung pag-music. Music? Kumakanta ka? Opo, opo. Kumukumpos. Ah, kumpos. Mr. Chair? Yes, go ahead. Mr. Chair, Senyor Aguila, sino bang pumili sa iyo? Si Ma'am Rosalinda ba or si Mr. Galanida? Hindi po si Mr. Galanida, si Rosalinda po, Your Honor. Pero sa kondukta po ninyo sa buong maghapong ito, 8 oras na halos, ito isang huling pagkakataon na iligtas nyo ang sarili nyo sa harap ng mata siguro ng komite, inuutusan lang ba kayo ni Mr. Galanida? Hindi po. Lamang kayo, Mr. Chair. Last chance. Pero, nagtatanong ka kay Mr. Galanida kung anong mga desisyon na gagawin mo. Yung humihingi ka ng advice sa kanya. Kasi si Mr. Galanida po, Your Honor, yung Secretary General noon na yung may alam sa ka... Kaya nga, ako nga, hindi ba ko naniwala. Kung mapapansin nyo, kumukulog. Ha? Senyor Aguila, baka pati yung langit sinasabi, magsabi na po kayo ng totoo sa komiteng ito. Kanina, Mr. Chair, mayroong mga himala ng ibon, ng ulan. Kumukulog. Ngayon po, kumukulog. Ano? Your Honor, gusto ganit ko muhuman og eskwela, kaya ako kong mag-eskwela. Anong grado mo? Ako, anong high grado? School graduate ako, Your Honor. Ha? Second year high school ako, Your Honor. Second year high school? High school. Gusto pa ganit ko magnapa ko yung mga pangandoy sa kinabuhi. Alam mo? Ang pangutan ng anong gipili kong presidente sa bayanihan. Kaya nga eh. With the way you speak, hindi ko maniwala na you can manage sa SBSI composed of more or less almost 5,000 people, tapos ikaw ang leader. Anong tawag sa'yo? Haring Aguila? Senyor Aguila, makita mo yung ribulto na yan? Opo. Sino yan? Si Don Albino Tarok po yan. Ha? Si Don Albino Tarok, nga mong gituhan. Yan yung lolo ni Atty. Lolo ni Atty. Yung founder ng pamagituhan sa Tibuok Socorro. Yung founder, we don't have any issue with him. In fact, we respect him. At saka yung kanyang wife, the late wife niya. Ang ganda yung kanyang vision sa buhay na makatulong sa mga mahirap. Mag-organize through bayanihan at gamitin yung natural resources sa isang lugar na antap para mapakinabangan ng mga kababayan natin na hirap sa buhay. Wala kaming issue sa kanila. Ang issue lang ngayon ay nagsimula sa iyo. Nung ikaw ay dumating dyan sa Kapihan at nagkakaroon na ng forced marriages, meron ng allegation ng mga rape at pinipilit mo na mag-sex sila. Kung hindi sila mag-sex, pinapareport mo at meron mga report ng mga yung mga bata hindi pwede mag-aral. So yun na that started the problem. Your Honor, sa tinuod nga niya, Your Honor, huwag nagpailap kung Santo Niño. Dili, may mo ato Cebu maghalad sa Santo Niño dito, magsinulog mi, mapilmig sinulog sa mga kabataan dito, o naaras Kapihan ang Santo Niño. Sige, hindi ka Santo Niño, pero
Yung mga pagpapakasal sa mga bata, ba kinakasal po yung mga bata? Waya na unahin mo, Your Honor. Usa, unsa may hong ika, sulti, unsa may hong kamang kaagan, 23 anyos pa ko, 22 anyos pa ko. Yung unsa pang po'y, ano naman ang